Napakalapit na kaibigan si Almin Mendoza. Na natin parang kapatid na rin. Mendoza at saka yung mga buong staff ng sports section na Inquirer. Oo. At lahat ng kasamahan natin sa sports writing fraternity. Gading Marcelo, si Lalita Takuhan, Larudy Navarro at ang isang kailangan batiin natin dito si Ben Avalos dahil siyang main backer. Si Manny Pacquiao doon ang galing. Oo, at nagdidepensa rin ng corona ang kanyang anak ngayon sa mayorship ng Mandaluyong. Ang pagkakaalam namin strong favorite si Ben Avalos. Kaibigan natin niya at tignan natin kung paano ang gagawin ng idolo ng marami at isa sa mga adopted sons po ng Mandaluyong kung saan kaming magamagaling. Tama si Manny, hindi pumapato, pumapasok pero nagbabasa. Yung ba yung estilo na sinasabi mo na parang a deviation from the usual style na para-para? So far, ayan, walang kainit-init. Pitik-pitik lang. Ano. Dati nga, pag putok, ano na. Pasok na, rap-rap na agad. Nakasimangot na, di ba? Parang snorting bull. Ngayon, parang relaxed Manny Pacquiao. No? Parang nakikiramdam. Pero pag nakakita yan, baka, ayun, sumusugod na yun. Sumusukat. Napakatsaga, napakatsaga. Ibang mukhang akala ko, binibola, sabi ko, Manny, baka binibola mo ko, hindi ganyan yung estilo mo. Hindi ko yan, dahil minsan pagka nanggigigil ako, nawawala yung focus ko. At true enough, nangyari yan sa laban niya kay Nidal Hasen. Natamaan siya nung fourth round ba? Fourth round. At saka ang takot niya rito, yung kaliwa nito. Chin, panoorin mo raw yung kaliwa nito dahil matalas. Yun ang, lagi yung nakababa itong kanan ni Manny, kaya medyo delikado rin, ano? Parehong kaliwete po ito. Parehong kaliwete. Magkatapat na ito, Manny of course. Oh, masama ito, baka manggigil, makatikim ng... He should not be able to smell blood this early, kundi mawawala dun sa initial plan niya. Yung kanila pong fight plan is not to press the attack early. Pakiramdaman, stick the jab, galaw-galaw. Hindi, ang sinabi nun po si Wethya na nakaputi, if he goes for a knockout, I'll knock him out first. Yun ang sabi niya kahapon. Pero si Manny going to the body. Unusually styled by Manny Pacquiao. Meron, no? Hindi, meron nga yung kaliwa. Uy, kailangan yung sinanay ng kanan. Kailangan yung taas niya yung kaliwa niya yan. Delikado yan. At kung malalaman niyo po, this early should be told na itong po si Wethya, dalawang talo dito, parehong decision lang. Tama yun, no? Hindi ito push over. At ang sinurvive niya po ay no less than Gatti Espadas, the featherweight WBC champion na nagpahiga kay Luisito Espinosa last year. Well, actually, ended the career of Luisito Espinosa, no? Si Guti Espadas ng Mexico. Ginawa ang laban na yun sa Merida, no? Mexico. Pero si Manny, tignan mo, hindi pinapalo. Nakataas po ang kamay ni Manny. Ayun, yung tamang ginagawa niya. At ang gagawin niya pala dito pagkada 10 seconds. Ayun, itong araw. Yung napasikat niya ang style na yan, si Sugar Ray. Sa WBC International Super Bantamweight title against Wethya Sakmuangklang. Wethya Sakmuangklang, dalawang talo, hindi higa. Parehong desisyon. Manny Pacquiao, dalawang talo, parehong higa. Hindi ho nakakatawa to dahil hindi natin alam ang mangyayari. Extremes eh, no? Napaka-importante pong laban ni Manny Pacquiao to dahil siya po'y naka-schedule sa isang American stint. May kampanya siya dyan sa starting May 17. Importante para sa kanya para makapag-create ng konting ingay daw, no? Ma-anunsyo kung anong meron si Manny Pacquiao ng Pilipinas sa American market. Ang tendency ni Manny, binababa yung club sa loob. Ayan, mabuti ginagawa niya. Trainers po ni Manny Pacquiao, si Buboy at si Nonoy. Si Nonoy Neri at si Buboy, parehong mga parkada ni Manny. Nangigigil si Manny Pacquiao, pero lumabas din kagad. Wala. Hindi pa ganun ang talagang gigil ng Pacquiao. Diba? Biglang hinatak, eh. Sinusubukan yung hukayin yung ilalim, eh. Tapos biglang inaangat, oh. Yan, gigil ng Pacquiao. Mahaba ang kanan ni Manny. Tapos niya kailangan ng kaliwa. Pero mas dami ang kaliwa at sino nito. Hindi pa kumukulik ang kaliwa nito. Mataas din po ang percentage ng knockout nito si Wethya. Kung waklang ng Thailand. Patulak. Tsaka nakaroon yung mukha ni Manny. Yung sinasabi niyong rate ng knockouts, ano? Sa 38 wins nitong si Wethya Sakmuangklang, 25 po ang kanyang pinahiga. Si Manny Chin, ano ang... Ang rate naman ni Manny Pacquiao sa 31 wins,
Eh, 22 lang naman ang humiga. Dami. Ang taas ng percentage pareho. No? Pero parehong matyaga. This is a new phase in the Manny Pacquiao game. No? Oh, ibang-iba ito nakikita natin. May pasensya, may konting pakita ng depensa. Although from time to time, pag umaatake siya, still leaves the left part of the space open. Kumuhukay, pinamaan si Manny sa magpasok. Yung Gigi, ang galit, nagalit. Napaga ata ang galit. He's going to the body. He's going wild, Manny Pacquiao. Now fighting his old raging bully style, you know. Yun yung tunay ni Manny Pacquiao. Sana momentary lang yun, dahil wala ang focus niya. Yung mata ni Manny Pacquiao, nakakatapos si good left. Tumama si Manny, masama yan. He smells blood. Pero matipay yung sakmok lang, ha? Nakita mo, Chi, nag-roll din yung ulo, eh. Round number 2 of about scheduled for 12. Para sa WBC Super Bantamweight International title. Yes. 10 seconds to go. Medyo mahaba yung kaliwa ni Manny yun. End of round number 2. Easily Manny's round. Bigyan natin kay Manny yun. So, isang even, isang round, napunta kay Manny. Morning of the weigh-in, 3 pounds overweight si Sakmuangklang, kaya nagpiga. Nagpiga. Pero I don't think ganun ka serious. Kasi maganda ang kulay, oh. Maganda yung sumuntok itong tayo na ito. Maganda yung pagbilis yun. Napapasa niya si Manny Pacquiao, eh. This kasi yung counter, oh. Saka maganda mata, nakita mo ang kumilos. Very alert. Classic counter puncher, no? You're right, Gatti. Meron to. Pero patampal yung kanan. Uy, may pumapasok. Yung kaliwa, meron suntok sa tiyan, no? And Manny Pacquiao. Ayan ang ano yan. Ngayon lang nagbabody punching ho itong Sakmuangklang. Pero talagang kung tataluhin mo si Manny Pacquiao, isang mahinang parte niya yung tagliran. No? Ever since day one of his career. Uy, malalakas yung binibitawan ni Manny. Pero ang galing mag-ano. Ang galing magtago. Parang magaling rumol, magaling mag-evade ng punches, no? Yung evasive skills, yung skills of evasion nitong si Sakmuangklang, eh. Ang masasabi ko dito, no? Before maybe the end of this round, hindi itong promotion na to, hindi katulad ng mga ibang promotion na nakikita natin pinapainan ng mga ng mga dagang costa yung mga Pilipino. Ito mga tunay ng mga boksingero yung nakita natin from Thailand, ha? Ang galing mag-roll, Chino. Tsaka nawawala yung ulo. Tsaka may bigay, ha? Nakita mo yung kanan na yun. No? Mag-iingat si Manny doon sa kanan na upper. Ang inahunting yung bread basket ni Manny. Ang sinasabi nila, kaliwete, pero napaka-useful nung kanan niya. Palagay ko, converted ito. Converted na left, ano? Dahil yung kanan niya, natural yung bitaw. No? Ay, maganda. Tumatama si Manny. Kita mo, sumasabog yung pawis. No? Pero yung suntok niya, hindi nararamdaman yung full force itong si Sakmuangklang. Easy roller, Chin, nakikita mo. Hindi mo magagamit. Yun ang difference nila si Manny. Si Manny sinasalo yung suntok. Salo-salo yung suntok, ano, hindi nakaka-roll. Yun ang problema ng batang to. Kaya nung masalubong niya yung suntok ni Nassim... Salubong sa doon sa fourth round ng laban nila ni... He fell cross-eyed. Pero bilib ka kay Manny Pacquiao doon sa kanyang conditioning. If not for his excellent condition, yung laban ni Nadal Hussein na yun, tapos na dapat yun doon sa fourth round na yun. Manny Pacquiao trying to show that he's a well-rounded boxer by now. Napa-atras, oh. Ngayon lang yata niya naramdaman yung suntok, pero recover agad, oh. Ay, hindi. Tingnan mo yung paa, oh. Yung kaliwa, parang gumigiwang-giwang. 10 seconds warning. Pagkatapos po ng round na to, we'll take a quick break at babalikan po natin as Manny Pacquiao now is slowly finding his range against a game Wethya Sakmuangklang. Na tatlong WBC World Boxing Council international titles at stake. 2 down, 1 to go, dalawang corona successfully defended by the Rubilar brothers Ernesto and Juanito. Now Manny Pacquiao trying to defend his super bantamweight title for the 5th time. Mawala nung matalo sa nung 1999, ano? Doon sa Kimet Gowen 3K Battery. Oh, and then kinuha niya to nung late 1999, sunod apat sa base niya ng 90-10. Streaks siya doon, no? At panipagsak yung mga kalaban niya. But here he is finding, hindi ko masasabing evasive, eh. Ang sinasabi natin, magaling sumuka na siya to. Ito. Good look.